Nagpaalala si Pangulong Bongbong Marcos sa mga bagong promote na opisyal ng Armed Forces of the Philippines na manatiling tapat sa katotohanan, sa saligang batas at sa sambayanan. Sa panunumpa kanina ng 37 bagong general at flag officers ng AFP, binigang din ng Pangulo ang kalagahan ng pagsunod sa maritime laws sa pagpapanatili ng kapayapaan sa loob ng ating exclusive economic zone. Bukod sa pagbabantay sa kalayaan, malaking hamon din daw sa AFP. Ang anya'y bedrock of Philippine sovereignty, ang paghatid ng humanitarian assistance sa napapadalas na kalamidad sa bansa. Mabigat man ang inyong sinumpang tungkulin, marami mang hamon ang kailangang harapin. Makakaasa kayo na ang buong bansa ay kasama ninyo, nagdadasal para sa inyong kaligtasan, sumusuporta sa inyong mga hakbang, at umaasang maglilingkod kayo ng may katapatan sa ating bayan. 13 nahuling Pinay surrogate mother sa Cambodia nitong Oktubre para sa kasong human trafficking, sinentensyahan ng korte doon. Ayon sa Department of Justice, mula sa hanggang 20 taong kulong, napababa sa hanggang 4 na taong kulong ang sentensya sa mga Pinay. 2 taon dyan, suspended sentence. Ibig sabihin, kailangan muna nilang manatili roon ng 2 taon bago makauwi sa bansa. 20 sila ng unang masagip noong Oktubre, pero naon ang pinauwi ang 7 na hindi nagdadalang tao. Gumugulong na ang investigasyon sa pag-recruit sa mga Pinay at naging proseso ng trafficking sa kanila. Pag-uusapan naman ng mga gobyerno ng Pilipinas at Cambodia ang magiging kapalaran ng mga bata sa oras na isilang ang lahat ng ito. Pinag-uusapan din ang magiging nationality ng mga bata na pinalaki lamang sa sinapupunan ng mga Pinay. 40 pesos na kada kilo ng bigas mabibili na simula bukas sa ilang pamilihan. Sa ilalim ito ng Rice for All program. Kabilang sa maaaring bilhan ng Guadalupe Public Market, Kamuning Market, Malabon Central Market, New Las Piñas City Public Market at Pasay City Public Market. Makakabili rin sa North Avenue Station ng MRT at Monumento Station sa LRT 1. Bukas sa mga kiosk mula Martes hanggang Sabado simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bukod sa kiosk, patuloy rin makakabili ng murang bigas sa mga Kadiwa Centers. Layon daw ng programa na maramdaman ng mga mamimili ang pagbaba ng presyo ng bigas. Para sa GMA Integrated News, Salima Refra ng inyong saksi. Umabot sa 500 metro ang taas na ibinugang abo ng Bulkan Canlaon ngayong araw. Ayon sa isang residente sa Dumaguete City, nakarinig sila ng ugong kaya agad nilang sinilip ang bulkan. Hindi naman sila nakaranas ng ashfall. Sa time-lapse footage ng FIVOX, makikita ang pagbuga ng abo pasado alas 9 ng umaga hanggang bago mag-alas 10:30 ng umaga. Naulit pa yan, bandang alas 4 ng hapon. Nanatili sa Alert Level 2 ang Bulkan Canlaon. 2 suspect sa pangahalay ang arestado sa Quezon City at Iloilo. Ang isa sa mga suspect, tatay na gumaha sa umano sa 5 taong gulang na anak na lalaki. Saksi, si John Consulta. Sinadya ng NBI Organized and Transnational Crime Division ang isang bahay sa Quezon City para arestuin ang kanilang target, 36-anyos na tatay, na nanggahasa umuno sa sarili niyang anak na lalaki na 5 taong gulang. Nagbakasyon itong ating complainant. So iniwan niya sa tatay lang yung bata. Pagbalik niya, nung Lunes, pagbalik niya, parang nagduda siya kasi parang may kakaiba. Na-examine na ng ating medical legal, doon nga nakita na may injury yung bata doon sa private part niya. Inintos na ni NBI Director Jamie Santiago ang pag-asagawa ng psychological intervention at counseling na mga eksperto dito sa NBI para sa batang biktima. Gait ng suspect, hindi niya inabuso ang anak. Lalabas dito to, manggagaling yan sa anak ko, inosente po ako. Ang inaalala ko dito yung trauma tsaka yung negative effects sa mental health ng bata. Pero ayon sa ina ng biktima, 2022 pa nangyari ang umano'y unang pang-aabuso. Ito raw ang naging dahilan ng paghihiwalay nila ng suspect at pagkasampan niya ng reklamo. Akala niya nagbago na raw ang mister kaya binigyan niya ng pagkakataon ng Oktubre, bagay na kanyang pinagsisisihan. Hindi ako
gumagawa ng kwento para lang sa lalaki. Makulong po talaga siya, tapos makamit namin ng justice. Kaso natin to ng rape under the revised penal code at kakasuhan din natin ng violation ng 7610. Atin din ipapa-examine itong tatay, lalo na kung gumagamit ba itong droga. 14 anyos na dalagita naman ang ilang beses umunong hinaray sa San Miguel, Iloilo base sa sanaysay ng ina ng biktima. Sa GMA Regional TV, 2022 pa nagsimula ang umunoy panggagahasa ng suspect sa kanyang anak. Ang insidente nasundan pa umuno hanggang nitong Setyembre. Sa panayam ng GMA Regional TV, mariing tinanggi ng suspect ang mga panatang laban sa kanya. Hawak din ng San Miguel Municipal Police Station ang suspect matapos paaresto sa sinagawang operasyon. Sinampahan na ang suspect ng reklamong rape at attempted homicide. Nasa kustudiya naman ng DSWD ang biktima na ipinagtapat na rin daw sa mga polis ang dinanas o manong pang-aabuso sa kamay ng suspect. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Mga kapuso, posibleng may mabuong mga sama ng panahon sa mga susunod na araw at linggo. Ayon sa pag-asa, ang isa ay posibleng low pressure area lamang, habang may isa pa na may chance na maging bagyo at maaaring tawirin ang Visayas at Mindanao. Posible pang magkaroon ng pagbabago kaya patuloy na umantabay sa mga update. Sa ngayon po, shear line, amihan at localized thunderstorms pa rin ang magdudulot ng ulan sa ilang bahagi ng bansa. Maulan pa rin bukas sa southern o northern Luzon at ilang bahagi ng central Luzon. Maging alerto po dahil nananatiling mataas ang banta na baha o landslide. May mga kalat-kalat na ulan naman sa Visayas at Mindanao. Maaliwalas ang panahon sa Metro Manila maliban lang sa tsansa ng localized thunderstorms. Mga kapuso, 21 araw na lang, Pasko na. At nagtala po ng world record ang isang bahay sa Germany na may mahigit 600 Christmas tree. At sa Malabon naman, bayanihan ang tema ng pagpapailaw ng kanilang mga palamuti. Saksi si Raffy Tima. Mula sa Himpapawid, kita ang magarbong fireworks display ng Christmas tree at lantern lighting ceremony sa Malabon. Bayanihan ang tema nila ngayong taon kung saan tampok din ang tiniguriang King of Filipino Christmas Carols na si Jose Marichan. Nagpakitang gilas din ang iba't ibang cultural groups sa lungsod at pinarangalan ang mga nanalo sa Paskong Malabueño Christmas Community Decorating Contest. Kaya ang mga nanood, tuwang-tuwa sa maagang pa-Christmas party ng lungsod. Sama-sama namang nagsaya mga taga Tabaco City sa Albay sa pagpapailaw sa Out of This World Christmas display sa kanilang lungsod. Cosmic Christmas ang tema ng kanilang decoration, tampok ang iba't ibang planeta at mga constellation. Sa ilalim niya ng isang malaking bilen. Meron ding Santa Claus na namigay pa ng mga candy. Marami naman ang nagsa-selfie sa mga palamuting rocket, astronaut, UFO at light tunnel. Very, very Instagrammable po. Ganda ng fireworks at decoration. Tunnel of lights din ang atraksyon sa tapat ng City Hall ng Balanga City sa Bataan. Nagliliwanag ang paligid sa dami ng pailaw. Meron ding manatrandia na pwedeng masakyan. Damang-dama na rin ang Pasko sa Christmas Village na ito sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Meron pang kubo na may bilen, habang puno rin ng mga ilaw ang damuhan at fountain. Isang dosenang Christmas tree naman ang pinailawan sa Bulang Sorsogon. Dinarayo yan ngayon sa makasaysayang old presidential building. Maging sa Amerika, talagang Christmas is in the air na. Sa Washington, D.C., tampok ang isang dambuhalang Christmas tree na galing pa sa Alaska. Shining, shimmering, splendid naman ang record-breaking na Christmas decoration ng isang tahanan sa Germany. Mahigit 600 kasi ang nakadisplay nilang Christmas tree. Kumukuti-kutita pa ang 50,000 ilaw na nakapalibot dyan. Ang may-ari ng bahay, 6 na ring na-break ang parehong record para sa pinakamaraming decorated Christmas tree sa isang lugar. Para sa GMA Integrated News, Raffy Tima ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.